tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Ang tinamaan ako nung kanta na yun, yung kanta ni Saro. So, gusto ko rin gumante yung ganun. Okay. Mga bata ko rin noon. Yeah, tama. So, talagang wow, gagante ako talaga. Kaya, sa isang paragraph doon sa Tuldok, sinabi ko na kaya wala kang dapat na ipagmayabang na ikaw ay mautak at maraming alam. Dahil kung susurin at iisipin, katulad ang lahat, ikaw ay tuldok rin. Hindi nakaganti ako ngayon. Okay. Yun pala ang meaning ng tuldok. Okay. Kanina, pinag-uusapan namin. Sige. Sabi ko, on the other hand, ang universal pa rin yung content ng first three paragraph, di ba? Nagiging personal lang doon sa ano sa bandang huli. Kaya gusto lang kumante, eh. Parang ganun. Yes. So, yun ang tuldok na yun. Yes. Okay. Napag-usapan namin kanina, Sir Noy, si Charlie, no? Kasi sabi namin, yun nga, sabi niya, meron dun sa paragraph ko nabasa na parang may inalakit about the, nagkaroon ng, ano, na-disband yung ASIN, no? So sabi ko kay Charlie, dinidiscuss ko nga, sabi ko, parang common siya sa mga banda na minsan may konting feud, minsan may konting rivalry, pero sabi ko, karamihan ng banda na kilala kong merong rivalry, or masama man na rivalry, or healthy man na rivalry, sila yung mga nakakagawa ng mga kanta na sobrang ganda or sobrang nagiging classic. Like for example, Fleetwood Mac, Aerosmith, yung mga Black Sabbath, nag-aaway-away yung vocalist, yan sila Ozzy Osbourne, nag-aaway sila kasama yung mga iba't ibang band members. Tapos minsan, dun sa rivalry nila, siguro yung iba, pinatry nilang i-outperform yung mga kalaban nila or yung mga bandmates nila. Ang nagiging resulta, parang magandang kanta na hindi mo ina-expect na mag-blossom from galing sa isang sama ng loob or galing sa isang masamang feeling. So, ngayon, nalalaman ko yung meaning ng tuldok. Marami din ako natutunan sa sinabi niyo, Sir Noy, na paano yung music scene before, na kaya pala ganun na parang nabanggit nyo na walang original song. Parang as artists, you are also trying to manage, syempre yung expectation ng mga recording companies, syempre may financial aspect yan, kailangan kumita rin kami. Sa side naman ng mga artists, syempre dapat mailabas namin yung art or ma-share namin yung aming expression through music, parang ganun. So, ayun, nagkakaroon kami ng magandang perspective kung anong nangyayari before sa music scene. And meron din po kayong nabanggit na sa tungkol sa pagsusulat ng kanta. So, yung Tuldok is isa sa mga una niyong nasulat. Pwede niyo po bang i-share ng konti kung paano po ba kayo nagsusulat ng kanta? Anong nauuna po ba yung melody? Nauuna po ba yung mga salita? Or minsan po ba pumapasok na lang sa inyo automatic, buo na yung chorus or buo na yung verse? Paano niyo po ginagawa yung kanta? Paano po kayo gumagawa? Both ways, no? Minsan nauuna yung lyrics, minsan nauuna yung music, parang ganun. But then ginagawa ko doon, halimbawa, ang nagawa kong music is one paragraph lang, ganyan. Tapos wala na, hindi na dudugtong. Wala na, kahit na pigain mo, wala na eh. Kaya parang gano'n minsan yung mga ganong feeling, no? So, ang ginagawa ko doon, sinaset aside ko lang, ganyan. Hayaan ko lang muna. Kumbaga, patutulugin mo muna, parang gano'n. Paano pala yun, Sir Noy? Kasi merong ngayon may mga recording devices na pwede mo i-record sa phone or pwede mo i-record sa kung anong recording device, ano. Pero dati kasi, iniisip ko, wala pang recording devices. So minsan, halimbawa, nakausip ka ng lyrics,
pwede mo isulat. Paano po kung halimbawa ang naisip nyo is notes or melody, paano nyo po yung natatandaan? Ang ginagawa ko roon is inuulit-ulit ko yung ganyan. Tutuktukin hanggang sa dumikit talaga sa utak ko yung ganyan. Okay. Hindi ako alis yan kahit na isang araw pa. Basta hindi ko alisan yan hanggang hindi talaga dumikit. Parang gano'n. Para hindi mawala sa akin. Okay. Primitive noon eh. Yeah. Kaya primitive din sistema eh. Oh. Maswerte tapos yung... Tapos nung na-invento na yung tape, may tape na, ganyan. Ayun. Okay na. Maswerte talaga yung mga artist. Maswerte po talaga siguro yung mga artist ngayon na meron ngayong recording devices na hindi tayo mahihirapan. Malaking pagkakaiba dahil talagang ano na eh, avance na talaga eh, kahit nasinto na ito ko nga, ayusin ko na ano eh. Ang yung boses niya, gano'n. Gano'n na ka-avance yung gano'n. Oo talaga. So, ang karamihan na nangyayari noon sa akin, halimbawa, yung sa akin lang na experience, na pagka may dumating isang, halimbawa, itong tudok, ganyan, hindi ko tatantanan hanggang sa hindi siya matapos. Ganyan. Tatapusin ko talaga siya yung ganyan. So, taba. Kasi, nawawala eh. Nawawala. Taba, pagka taba. Binitawan mo yung ganyan eh. So, taba. Sa pagsusulat po talaga, ng kanta, sa pagsusulat po ng kanta, minsan po nakaka-relate ako sa mga tao. Halimbawa, nagsulat ka ng isang broken-hearted song. Minsan, nakaka-relate ako kasi parang bawa, kagagaling mo lang sa breakup, tapos ramdam na ramdam mo yung sakit, then magkakaroon ka ng inspirasyon magsulat. So minsan nakaka-relate ako sa mga taong nagsusulat ng ganong proseso. Pero kayo po, meron kayong mga kanta tungkol sa kapaligiran, tungkol sa mga kabataan, tapos minsan, you know, iniisip ko po, paano nyo po ginagawa yun? Kasi bawa, kung broken-hearted song, minsan madaling makahugot ng inspiration kasi nakausap mo yung tao, may sinabi sa'yo yung tao na masakit sa'yo. Pero minsan, pagkatumbawa, nagsulat ka ng kanta tungkol sa kapaligiran, minsan parang ang hirap isipin na hindi naman nagre-respond yung nature. So, minsan parang yung inspiration, hindi ko ma-imagine kung saan pwedeng kayo po ba? Saan po kayo kumukuha ng inspiration kung nagsusulat kayo ng kanta? Like, for example, nung Masdan mong kapaligiran, actually, hindi rin ako ang first-hand na naka-experience nito sa kay Saro. But then, may isang kaibigan na ka-boardmate ni Saro. So, isang boarding house sila kasi si Saro, ano yan, nag-aaral yan sa UST. Ano yan, Arki yan sa UST. Tapos yung mga taga South Cotabato, si Saro taga South Cotabato yan eh. Yung mga taga South Cotabato, isang boarding house sila. Sa isang boarding house sila doon sa Jaybartin. Ganyan. So, di, magkasabay-sabay sila doon. Tapos itong Saro, yung kinuwento lang sa akin ito ng ka-boardmate niya na kaibigan ko rin, naging kaibigan rin. Na sinabi niya kung paano ito nangyari is nung isang araw si Saro papasok ng eskwela, bago pumasok ng eskwela, gusto maligo, pumunta ng banyo para maligo. Okay? So, pagpunta ng banyo para maligo, pagbukas ng gripo, ang tumulo, yung kulay kalawang na latak yung tumulo sa gripo, yung gano'n. Alam mo na ng Manila eh, no? So, itong Saro, hindi natuloy yung ligo. Nagalit yung Saro dahil gusto maligo dahil mag-aaral eh, papasok eh. Ngayon, lumabas, galit na galit, kumuha ng ballpen, papel, sumulat ng kanta. Masdan mo ang kapaligiran. Oo, dahil asar na asar doon sa ano, sa tubig, na latak. Oo, yun. Ganun. Okay. Ganun ka yung tinanggalingan noon. Oo. So,
kumbaga, yes. Oh. So, yun. Kumbaga, yes, yes. Kumbaga, ano, frustration, yun din yung ano, yung nagda-drive para makagawa ka ng isang magandang kanta. Oo. And kaya lang na, nare-relate lang niya yung ano, nare-relate lang niya doon sa pangkalahatan, kumbaga, yung nare-relate lang niya yung mga sinasabi niya sa pangkalahatang nangyayari, yung ganun. Kasi noong panahon na yun, hindi pa naman uso yung climate change noon. Yeah. Hindi pa na, yes. Hindi pa, uso na siguro, pero hindi naman uso na mainstream talaga. Ibig sabihin, nare-relate lang sa ganun. Ito lang naman na replay na talagang ano na eh, yung gano'n eh. Talagang nakakaasar na eh, yung gano'n. Hmm. Yes. Yes. Thank you, Sir Noy. Charlie? For example, yung isa rin ano dyan is, halimbawa, itong pagbabalik, yung bayan ko na hanggang yes. Si Lolit gumawa niyan. Okay? Yes, yes. Ngayon, ang friend ni Lolit dyan na itong babaeng ito, isang babae yan, pumunta ng bayan, pumunta ng city, tapos maging alam mo, naging tatin yung parang gano'n. Tapos, dahil kahirapan na nga, ganyan. Ngayon, gusto na niyang bumalik doon sa bayan niya. Pero, parang nakaalaan siya, baka hindi siya tatanggapin dahil nagiging gano'n siya, nagiging maruming babae siya. Yan. Parang gano'n, di ba? Okay. Kaya, awalin mo ako. Okay. Ay, pala yun. Okay. Oh. Tapos, nung lumabas na yung kanta, nagiging Pilipinas na. Okay. Awalin ko na hanggang. Gustong-gusto ng mga tagalabas, oh. Kasi nanimiss niya. Kaya nilang Pilipinas ng ganun. Pero doon lang sa pinakasimpleng ano yon. Sa simpleng istorya lang ng galing yon. Parang ganun. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.